那能行，那能。Hello，对，啊，是个人代码啊，OK。阿三，你到那，好，那么你到，好，Okay到。po na yan. Disyon ko na masama at kontra sa Bible ang gumawa ng ribolto. Affirmative in CGR, negative ako, RCC. Tapos yung roles natin, yung topic natin, bawal ang ad home at saka out of topic. Yun lang. Sige. Okay ba sa'yo, bro Lee? Oo. Okay, o sige, game, latag ka na. Sige. Oo, tatanungan muna kita, ikaw confirm ko lang. Ah, sige. Ah, sige. Ikaw na ang mag-oras, bro, Russia. Ito, 5 minutes to, no, bro, na 5 minutes. Aten, okay. 5 lang. Masyadong masagal ka. 5 minutes. Masyadong masagal. Oh, depende na lang sa kanya kung i-wave mo or hindi. Basta ikaw na bahala mag-function ng oras mo. Sige. Ah, sige. Basta sa akin, 5 lang. Sige. Okay, una, tatanungin ko siya, ano? Anong Bible ang ginagamit mo? Ah, cellphone to cellphone. Hindi. Anong Bible na ginagamit niyo kahit sa simbahan? Ah, ang Bible ko, meron ako dito kahit anong Bible, meron ako King James version, New Rhymes version. Marami dito, hindi. Amplified Hindi. Bible. Hindi. Ikaw bahala ka kahit anong gamitin mo na Bible. Ikaw ba naniniwala na itong magandang balita gawa ito ng Katoliko? Gumamit ka, di ba? Binigay ko na lang sa'yo yung lahat ng kwan. Pabor, gamitin mo na kahit anong klaseng version ng Biblia. Hindi, hindi. Isang version lang. Itika muna, isang version lang gagamitin natin. Huwag tayo magpalipat-lipat. Hindi, sa akin walang problema kahit ano, anong version ng Biblia, walang problema sa akin. Sige. Sa magandang balita tayo, ano? Sabi sabi ng Katoliko, sila daw niya. Hello. Sabi ng Katoliko, sabi nila. Umpisa na. Ito muna nga. Okay. Bago signal ka. Okay. Okay. Sabi kasi ng Katoliko, halos lahat ng mga pares na sabi na sila ang nag-compile ng Bible. Sila daw din ang gumawa. Tapos, yung ginawa nila, ito, meron ko nitong Bible, magandang balita. Pare ang at pare ang nag, ano nito, edition, Catholic edition ito. Oh, objection ka agad, objection na, objection ka agad, bro, Russia. Hindi niya naintindihan yung topic namin. Hindi. Objection na, oh. Pauna lang yan. Ano ka ba? Bro, Russia. Papunta nga ako sa revolt. Pinapakilala ko lang. Pinapakilala ko lang. Objection muna ako. Objection muna ako. Kasi ang topic natin, hindi sa nag-compile ang Biblia, ha? Ang topic natin ay about sacred images. Hindi yung kung sino yung nag-compile, hindi yung titiray mo kagad yung simbahan ng Catholic. Hindi. Kinikumpirma ko lang. Ang topic natin, bro, Lee, ay about sa secret sacred image, hindi sa kung sino yung nag-compile ng Biblia. Kaya nga, hindi yun, hindi naman ang pinap. Oh, sige. Okay, diretso. Okay. Una-una, sa Exodo chapter 20, verse 4, sinasabi doon, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit. Diba? Tapos, pangalawa,
dito sa Habakuk chapter 2 verse 18, sinasabi ito, ano ang kabuluhan ng Diyos-Diyosan? Tao lamang ang gumawa nito. Ibig sabihin, ang Diyos-Diyosan, tao ang gumawa. Diba? Tao ang gumawa ng Diyos-Diyosan. At bawang kasinungalingan ng mga sinasabi nito. Ano ang ginagawa nitong mabuti upang pagkatiwalaan ang gumawa? Ito'y isang Diyos na hindi man lang makapagsalita. Tinatawag nitong Diyos ang Diyos-Diyosan kasi ninulunguran. Pag ninulunguran mo yan, tawag yan Diyos. Sa Diyos ka lang dapat lumuhod. Ito. Sige, yan lang muna. Okay na ako. Hello, bro. Hello. Oo. Oh. Yan lang. Sige lang. Wala na. Diretso. Ubusin mo yung time mo. Ay, yan lang. Okay na yun. Ah, okay na ba yun? Bay, ang haba-haba ng oras mo pa. Para kan. Sige lang, sagutin mo lang. 1 minute lang. Okay. Ano, i-wave mo na ba yun? I-wave na yun. Cross-examination. Sige. Yeah. Okay. Sige. Start na. Okay, doon sa binasa mo na talata na bawal gumawa ng ribolto. Kanino sinabi yon? Sa mga Israelita o sa mga Kristiyano ngayon? Sa mga Israelita. Okay, sa mga Israelita. Kristiyano ka ba o Israelita? Kristiyano. Oh, so ibig sabihin, hindi pala sa kan sa mga Kristiyano sinabi 'yon. Okay, ano ang paggawa ng ano ang masama sa paggawa ng ribolto? Yung gumawa ka na sambahin o gumawa ka lang bilang alalahanin ng ribolto? Alin ang masama sa dalawa? Yung gumawa. Oh, yung gumawa. Okay, 'yun naman pala yung gumawa. Oh. Pero alin ang masama? Yung gumawa ka ng ribulto para sambahin o yung gumawa ka lang para alalahanin? Bro, babasahin ko ulit. Babasahin ko ulit. Ito sagot ko. Hindi ko sinasabing magbabasa ka. Oras ko 'to. Ang oras mo ay sumagot sa tanong. Ang oras ko ay magtanong din. Okay. Sige. Itong sagot ko. Okay. Maliwanag na sinabi ni Moses. Sinabi ni Moses, pangalawang utos ito, hindi ito tinuturo sa Katoliko. Oras ko to. Ang oras mo lang ay sumagot. Kasi sa akin kaya nga sumasagot ako. Hindi naman ako nagtatanong. Itong sagot ko nga. Yes or no lang yun, yung tanong ko sa'yo. Dalawa lang yun, pipili ka lang. Hindi yung wag ka Paliwanag. Okay. Sige. Ito sagot ko. Lang ang masama yung paggawa. Kasi, ito ha. Exodus chapter 20 verse 4. Pangalawang utos yan. Huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit. Huwag kang gagawa sa paggawa pa lang. Ano ba? Ibig sabihin ng huwag. Okay na. Huwag kang gagawa. Hindi kasi, mag-stop, moderator, objection lang yun kasi nauubos yung oras ko. Ang tanong ko ay, alin ang masama ako? Ang gumawa ng ribulto para sambahin o gumawa ka ng ribulto para alalahanin. Doon lang. Kasi lahat ng paggawa. Sige, okay. Okay na. Kahit anong purpose mo. Okay, lahat ng kahit anong purpose mo. Next question na. Okay, next question na. Okay. Ano ang definition ng Diyos-Diyosan? Ano sa'yo ang definition ng Diyos-Diyosan? Yung ginawa nga.
Action yun. Babasahin natin sa awit. Action yun, action yun. Oh, babasahin natin sa awit. Ko, ang tanong ko ay, ano ang definition ng Diyos-Diyosan? Oo, oh, babasahin ko. May hindi, hindi ko sinabi magbasa ka. Hindi ko sinabi magbasa ka. Ito ang sagot ako eh. Hindi ko naman sinabing magbasa kayo kasi oras ko 'to, naubos yung oras ko. Yung sagot ko babasahin ko sa iyo, hindi ko naman hindi sa sarili ko galing yung sasagot ko, ano ka ba? Okay, sige. Oh, hindi mo matatanggapin ang paliwanag ng Biblia? Mas marunong ka pa sa Diyos? Ang tanong ko napakasimple lang. Mas marunong ka pa? Oh, ito. Ito ang paliwanag ng Biblia. Ha? Oh. Itong paliwanag ng Biblia, ang Awit 115 verse 3. Ang Diyos namin ay nasa langit, naroon ang Diyos namin. Ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ito ng mga Diyos-Diyosan. Ginawa nito pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila ay mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Ginawa ng tao, ginawa ng kamay ng tao, inayos. Totoo nga na may bibig, ngunit hindi makapagsalita. May bibig, pero hindi nakapagsalita. Tandaan mo yan, ha? Hindi rin nakakita ang mga matang pinasadya. Ilang minuto, moderator. Ilang minuto. Moderator, okay. Moderator. Tinatanong yung anong definition kasi, ng Diyosan, hindi yata. Oh, ang layo kasi ng sagot, eh. Ang layo kasi ng sagot. Ito, sasagot ako. Yung revolto mo ba may mata? Hindi, yung revolto niyo ba may mata? Sige, next question na lang. Oh, kasi next question. Brother Lee, sinong miyembro ng Katoliko o ng pare na iniutos na sambahin ang mga sacred image? Sino? Sinong pare ang nag-utos? Sinong nag-utos? Kasi sa aming mga RCC, ha, papaliwanag ko muna, sa aming mga Katoliko, walang iniutos sa amin na sambahin namin ang mga ribolto. Ha? Ngayon, tatanungin kita, sinong miyembro ng pare o ng miyembro ng mga Katoliko ang iniutos na sambahin namin ang ribolto? Ito sagot ko. Hindi ko alam kung sino ang nagsugo, pero ang sigurado, may nagsugo. Kasi hindi mo lang gagawin kung walang nagutos. So, nagbibintang ka lang pala. Okay, okay na, hindi mo alam. Okay na, hindi mo alam. Umabot ka na eh. Hindi, kung walang nagutos, bakit nyo ginagawa? Kung walang nagutos, bakit nyo ginagawa? De bro, sumagot ka na, di ba sabi mo, hindi mo alam. Okay na yon. Okay na yon. Hindi ko kilala. Okay, na. Hindi mo naman nasagot eh yung tanong ko. Sinagot na kita eh. Ano gagawin yung Pwede, oo. Pangalawa, next question. Saan mo nabasa katulad ng sinabi mo na masama ang gumawa ng revolto? Nasa Exodo nga. Exodo chapter 20 verse 4. Huwag kang gagawa. Ano bang ibig sabihin ng huwag? Bro, pag sinabi huwag bawal. Excuse me. Ang masama doon yung pagsamba. Ang topic natin, pagdawa. Sinabi mo. Bro, naliligaw ka ng tapo. Naliligaw ka. Hindi pagsamba yun. So, hindi pagsamba. Pagdawa. Pagdawa ang sinasabi doon. Simple lang yung tanong ko. Simple lang yung tanong ko. Okay. Saan mo nabasa na masama ang gumawa ng revolto? Nasa Exodo nga, chapter 20, pangalawang utos. Yung binasa mo doon, yung sambahin. Yeah, ang tanong ko... Walang sasambahin doon. Okay. Masahin mo. Mr. Moderator. Sige. Huwag mo patatakasin yan. Mr. Moderator. Ang objection, basahin mo yung Exodus chapter 20 verse 4 kung may pagsamba na doon. Basahin mo, Exodus chapter 20 verse 4. Tingnan natin kung may pagsamba doon. Yan yung sagot mo. Sige. Okay.
Okay na. Sige, thank you. Ako na ang makukan. Tapos mo naman, sinungaling yan. Nag-sinungalitor, nagsisinungaling yan eh. Ang binasa ko sa, nasa Nag-a-adhome ka na naman. Okay na, bro. Nag-a-adhome ka eh. Hindi po nung ganyan. Wala kang magsisinungaling. Mag-i-stand na ako. Pakimute yung kwan, mga mic. Okay. Pakimute. Okay, so may nagfi-feedback pa rin eh. Ngayon, unang-una, tinanong ko siya kung kanino patungkol sinabi yung pagbabawal ng paggawa ng ribulto at pagsamba. Ang sabi niya sa mga Israelita. Ngayon, tinanong ko siya, Israelita ka ba o Kristiyano? Ang sabi niya, Kristiyano daw siya. So, madaling sabi, hindi pala iniutos doon sa Kristiyano yung pagbabawal ng ribulto kasi that time ang mga Israelita kung bakit ipinagbawal ang paggawa ng ribulto, ha, yun ang dapat nating alalahanin at isipin at aralin kasi that time nung panahong ang mga Israelita ay sakop ng mga Egyptyo ay na-adapt ng mga Israelita kung ano yung kaugalian ng mga Egyptian o yung mga Ehipto sapagkat yung mga Ehipto ay maraming mga diyos-diyosan katulad ng mga sinasabi doon sa Biblia na katulad ni Baal. Yun yung mga diyos-diyosan na tinutukoy doon. Titingnan natin maigi kung kanino iniutos yan kung bakit ipinagbawal kasi ang bawal diyan ay yung gumawa ka ng ribulto upang sambahin. Yun yung minana ng mga Israelita kung bakit iniutos iyan na ipagbawal sa mga Israelita. Pangalawa, tinanong ko siya kung kanino iniut kung sinong miyembro ng pare o miyembro ng Katoliko o pare na iniutos na sambahin ang ribulto. Ang sabi niya, hindi niya alam. So, nambibintang pala siya. Nakita mo na, nambibintang pala siya. Ngayon, tinanong ko siya, ano ang definition ng Diyos-Diyosan? Hindi niya rin alam. Lahat ng tanong ko, wala siyang naisagot na direktang tama doon sa lahat ng mga tinanong ko sa kanya. Ngayon, yung definition ng Diyos-Diyosan, hindi niya alam. Ang definition ng Diyos-Diyosan ay yung mga Diyos-Diyosan na mga ribulto, yung mga larawan ng mga bagay na hindi totoo. Yun yung mga Diyos-Diyosan. So, dapat alamin mo kung ano yung definition ng Diyos-Diyosan. At yung pagsamba, kung ano yung ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi porkit lumuhod ka, ha, sa harapan ng mga ribulto, ay sinamba mo na ang ribulto at walang doktrina ang aral ng Katoliko na sambahin ang ribulto. Inilagay lamang yan ng mga imahe na yan upang alalahan na natin yung mga taong banal na mga nagpakabanal, hindi upang sambahin. Tapos sasabihin mo, sinasamba namin, hindi mo naman pala alam kung sino nag-utos sa amin na sambahin ang mga ribulto. Katulad ikaw, halimbawa nito, ha, ikaw may mahal ka sa buhay, picture ng nanay mo, ng mga anak mo, pag malayo, nasa malayong lugar ka, tinitingnan mo yung larawan nila pag namimiss mo sila, hinahalikan mo, ibig mo bang sabihin, sinasamba mo na yon? Hindi, minahal mo yung may-ari ng larawan, hindi yung larawan, hindi porkit hinalikan mo, ay sinamba mo na. Inilagay lang yan upang alalahanin natin yung mga mahal natin sa buhay. Ganon din sa mga banal. Kasi mga sacred image yan. Ngayon, dapat alamin mo kung sino yung mga Diyos-Diyosan na tinutukoy dyan na sinasabi mo. Kaya ipinagbawal yan. Hindi yung kung sino-sino na lang at itinuturo mo. Okay, thank you. Ayun. Katulad ng sinasabi ko, ha? Hindi porkit ang Katoliko may ribulto o imahin ay sinasamba na ang mga Diyos. Yung katulad ng sinabi ko, ha? Doon sa binasa ng talata na ipinagbabawal ang mga ribulto, dapat alamin mo kung kanino ipinagbawal yan. Kung kanino ipinagbawal. Dapat alamin mo kung kanino ipinagbawal yan. Hindi naman tayo mga Israelita. Kasi that time, nung panahon ng mga Israelita, ay marami silang mga Diyos-Diyosan. Bakit? Sino ba yung tinutukoy dyan na mga Diyos-Diyosan sa binasa mo? Dapat alamin mo kung ano yung
Kristo, nasa mo sa Biblia, sino yung mga tinutukoy na Diyos-Diyosan dyan? Kung ano yung content. Time na. Okay. Hello. Okay, sige, wave ko na yan. Sige. Sino ba yung nagsabing time na? Sino ba yung nagsabing time na? Sili. Oh, eh dapat hindi oh, hindi pala siya yung kunin. Ano, ako na, okay na ako? Okay. Kapatid. Sabi mo, okay, sabi mo sa mga Israelita lang pinagbawal. Sabi mo sa mga Israelita lang ginawa o pinagbawal ang paggawa ng rebulto. Sa mga Kristiyano ba hindi pwede na ba? Hindi na ba pinagbawal sa mga Kristiyano? Sasagot na ako. Okay, sasagot na ako. Ilan minuto yung sagot? 1 minute, no, bro, no. Tama. Kasi inuutos yan doon pa sa Lumang Tipan. Unang-una, inuutos yan doon sa Lumang Tipan sa mga Israelita, hindi yan sa mga Kristiyano. Ha? Kaya ipinagbabawal yan kasi sinasamba yung mga Diyos. Ngayon, tanong mo doon sa panahon ng mga Kristiyano, wala ka rin namang mababasa dyan sa Bagong Tipan na ipaggawa ng mga imahin ang mga banal. Kasi ang tinutukoy mo kasi ng mga Diyos-Diyosan doon sa Lumang Tipan ay mga ribulto. Hindi mo inalam kung anong mga ribulto iyon, kung ribulto ba ng mga banal iyon. Ang tinutukoy dyan ng mga ribulto, yun yung mga Diyos-Diyos sa sinabaal, sina Astarte, yun ang sagot ko. Ito nga tanong ko. Hindi pala question, related pa rin to. Sabi mo hindi na pinagbawal kasi sa panahon ng mga Israelita, sa panahon ng Moses, pinagbawal ang paggawa ng rebulto. Ito tanong ko. Sa panahon ng mga apostol o sa panahon ng mga Kristiyano, sinong apostol ang nag-utos na gumawa kayo ng mga rebulto? O sinong apostol ang nag-utos na igawa ng rebulto si Kristo? Walang apostol na nag-utos na gumawa ng rebulto at wala ring inuutos ang mga apostol na bawal gawa ng rebulto ang mga imahe ng mga banal. Wala ka rin mababasa. Sino nag-utos ninyo na gumawa kayo ng mga rebulto kung hindi pala inuutos ng mga apostol? Walang nag-utos kasi ang masama doon yung gumawa ka ng rebulto. Sino ang nag-utos na gumawa kayo? Hindi pala apostol ang nag-utos, no. So sino ang nag-utos? Sumagot na ako, walang nag-utos na gumawa ng rebulto at wala ring iniutos ang mga apostol na gawan ng mga imahe ang mga banal. Bakit kayo gumagawa? Wala namang nag-utos na apostol at wala ring iniutos ang mga apostol na gumawa ng rebulto o ng bakit kayo gumagawa? Bakit tagtad ng rebulto ang simbahang Katoliko? Bakit kami gumagawa? Sasagutin ko ang tanong mo. Upang maalala namin yung mga taong banal na nagpakabanal upang sundan namin ang kanilang kabanalan. Hindi ang namin ginawa ang rebulto. Ang tanong ko maliwanag. Bro, ang tanong ko maliwanag. Tinatanong ko kung sino ang nag-utos. Hindi ko tinatanong kung bakit kayo gumagawa. Ang tanong ko, sino? Sinagot ko na. Kanina, mali namang sagot to. Walang nag-utos na apostol na gawan sila ng rebulto. At wala rin iniutos ang mga apostol na hindi gawan ng rebulto o imahe ang mga banal. Sinabi mo, Mr. Moderator, walang apostol na nag-utos. Sinagot ko lang yung tanong mo. Sumagot ako lahat ng tanong niya. Sagutin mo yan, bro. Sinagot ko rin ang tanong mo, bro. Ang tanong mo sa akin. Sabihin mo kaya, no? Teka lang, ano, moderator, pas. Magtanong lang, huwag mag-comment. Nagko-comment siya. Nagtatanong siya, sinasama ng comment. Question lang.
Question lang, gagawin na. Okay, okay. Sige, sige. Nakapagtanong. Oh, check. Okay. Sabi mo, sabi mo, hindi ibig sabihin na pag lumulun ay sumasamba. Ngayon, tanong kita, anong ibig sabihin mo sa pagsamba kung hindi pa, anong ibig sabihin mo sa paglood kung hindi pagsambayan? Katulad ng sasagot na ako. Sige. Ha? Hindi porkit lumuhod ka ay sumamba ka na, ha? Pagbibigay galang iyan doon sa sa taong binibigyan mo ng kwan galang, hindi porkit lumuhod ka o nagpatira pa ka ay sumamba ka na, katulad yan ng ginawa ni Josue na sila ay nagpatira pa sa harapan ng mga revolto ng mga kirubin. Walang ito masama. Na naman tanong ko. Ito na naman tanong ko. Sino nag-utos sa inyo na lumuhod kayo sa revolto upang igalang? Walang nag-utos sa amin. Bakit kayo lumuluhod? Sandali, mamaya ka mag-comment, sumasagot ako. Huwag ka mag-comment, sumasagot ako. Walang nag-utos na sa amin ay lumuhod. Ginagawa namin yan bilang pagbibigay galang doon sa taong o mga banal na iginagalang namin, katulad ng ginagawa ng mga unang propeta na sila'y nagpapatira pa at lumuluhod sa harapan ng mga rebulto. Walang masama ang masama kayo pagsamba. Kasi na. Time na, okay. Walang sinagot sa tanong ko. Okay. Bro, wala nang patutunguhan to kasi ako sinasagot ko lahat ng tanong niya. Ako kahit isang tanong ko lang wala siyang sinagot. Anong klase 'yan? Saan ba yung nag-aral? Sige, ako na. Bro, ang trabaho mo ay magtanong, hindi yung mag-comment. Magkuan mo ay react mo na lang. Sige na, ikaw mo na, mag-pod ka na, extend ka na. Ito ha, dito sa Juan, basa ko sa New Testament ito ha, Juan, Apostol Juan. Si Apostol Juan ang sabi ito ha, Apostol ha. Hindi kung sino-sinong tao ito ha. John chapter 4 verse 23. Ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Espiritu at Katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu. Kung sino man ang Diyos ay Espiritu, so dapat siyang sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Yan, napakalinaw niyan. Diba? Ito pa. Dito sa Romans chapter 1 verse 25, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha kaysa sa lumikha. Yung sinamba ng mga Katoliko, mga nilikha ng tao yan eh. Hindi yan ang lumika, nilikha yan. Ginawa yan, hindi yan ang gumawa. Napakaliwanag yan. Dalawang verse lang, ano na, maliwanag na eh. Ano pang kulang? Ito pa, ulit ang Habakuk chapter 2 verse 18. Ano ang kabuluhan ng mga Diyos-Diyosan? Tao lamang ang gumawa nito. Ulitin ko ha, ang gumawa ng Diyos-Diyosan, tao. Ano ang ginagawa nitong mabuti upang pagkatiwalaan ng gumawa? Ito isang Diyos na hindi man lang makapagsalita. So ito yung tanong ni Habakuk. Anong magagawa ng mabuti? Anong magagawang mabuti ng rebulto na yan na ginawa lang yan ng tao? Mas marunong pa bang Papa sa Roma kaysa sa Diyos? Mag-isip ka, bro. Yun lang? Oo. Napaka-exe naman. Sige lang, sagutin mo. Okay. Magtatanong na ako sa'yo. Okay. Napaka-exe.
Okay. Doon tayo sa kwan. Doon sa binasa mo na pagbabawal ng mga ribolto at pagsamba doon sa binasa mo sa Exodo, sino ang Diyos-Diyos na tinutukoy doon? Yung mga ribolto nga. Ang tanong ko, sino ang mga Diyos-Diyos na tinutukoy doon sa binasa mo sa Exodo? Lahat ng ginawa ng kamay, ang tawag dyan, Diyos-Diyosan. Ang tanong ko, sinong mga Diyos-Diyosan na, na ipinagbawal doon sa Old Testament? Ito nga sagot ko, lahat ng ginawa ng kamay, ang tawag dyan, mga Diyos-Diyosan. Jeremiah chapter 10, verse 3. Ang dinidiyos nila. Ito ang sagot ko. Itong sagot ko, Jeremiah chapter 10, verse 3. Ang dinidiyos nila ay hindi maasahan. Isang punong kahoy na pinutol sa gubat. Pinanyuan ng mga dalawasang kamay at pinalamutian ng ginto at ilak. Okay. Yan ang definition ng Diyos-Diyosan. So, ano man ang pangalan mo sa rebulto na yan, Diyos-Diyosan ang tawag dyan. Ang tanong, Diyos yan. Kumain ka ng tinapay-tinapayan kung hindi ka. Stop mo na. Ang tinatanong ko, Okay. Pwede mo bang pangalanan ang mga Diyos-Diyosan na tinutukoy sa binasa mo? Ito. Papangalanan ko ha. Ribulto ni Kristo. Ribulto ni Maria. Ribulto ni San Rafael. Ribulto ni San Roque. Ribulto ni San Jose. Ribulto ni San Maria. Kahit lahat mo yung ribulto. Moderator, moderator, objection. Ang tinatanong ko, sinong Diyos-Diyosan na tinutukoy doon sa Lumang Tipan? Wala pa naman si Maria nung time na yun. Kaya nga, pinapaliwanan. Ang tanong ko, doon sa binasa mo sa Exodo, sinong Diyos-Diyosan ang tinutukoy doon? Walang binigay na pangalan doon. Ang sinabi doon, ang nakasulat doon, ang pinagbawal doon, huwag gagawa ng anumang ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit. Hindi niya masagot ng direksyon ng direkta yung tanong ko. Mr. Moderator, napakasimple ng tanong ko, hindi niya masagot. Ulitin ko ang tanong. Para malinaw sa kanya, hindi niya masagot ng diretso. Okay. Doon sa Exodo na binasa mo na ipinagbabawal ang paggawa ng ribulto. Ang tanong ko, kasi Diyos-Diyos, saan hindi mo masabing Diyos-Diyosan kung walang tinutukoy niya? Sino ang Diyos-Diyosan na tinutukoy sa Old Testament? Magbigay ka kahit tatlo lang. Ito nga sagot ko. Ay, tatlo lang. Makinig ka sa sagot ko. Ito ha. Makinig ka sa sagot ko. Huwag kang sasabat. Itong sagot ko. Ang sinabi sa Exodo, huwag gagawa ng anumang nilalang na nasa langit. So lahat ng nilalang na nasa langit, bawal. Huwag mong gagawa ng imahin. Walang binabanggit na lahat ng nasa langit. Pangalanan ko lahat ng nasa langit. Kung naniniwala ka si Maria nang doon sa langit, kung naniniwala ka ni objection, moderator, hindi niya nasasagot kahit isa yung tanong ko eh. Objection, moderator, istak mo na yung hindi niya masagot yung tanong ko eh. Uulitin ko yung tanong ko ulit. Hindi niya masagot ng diretso yung tanong ko. Okay, sige. Kuhan ko na, proceed ko na lang. Next question na lang. Okay, para makaw. Ang pagluhod ba ay pagsamba? Oo, okay. Ang pagluhod daw ay pagsamba. Ngayon, tumuhod si Josue sa harapan ng mga gintong kerubin. Bakit hindi nagalit ang Diyos kung ito ay pagsamba? Bakit hindi nagalit ang Diyos? Lumuhod si Jose sa pagluhod ay pagsamba. Nung lumuhod si Josue sa harapan, kasama ng mga Israelita, sa harapan ng gintong kerubin ang Diyos. Ano? Kung napuputol, napuputol mo. Pakiulit. Okay, sabi mo. Okay. Ang sagot mo sa tanong ko, bakit hindi nagalit ang Diyos kay Josue nung siya ay lumuhod, nagpatira pa sa harapan ng gintong kerubin? Kung ang pagluhod ay pagsamba, bakit hindi nagalit? Kerubin bang linuhuran, Josue? Sige, basahin mo yan.
Bigay mo muna mo alam. Okay, hindi mo alam eh. Oh, huwag mo akong utusan magbasa. Ang tanong ko kasi ang oras ko ay magtanong, hindi mo pala alam. Hindi, okay, sige, next question. Hindi, iwag ka magsisinungaling. I-post mong oras. Sige, next, basahin mo muna. Basahin mo muna. Saan nakasulat na si Josue ay lumuhod sa mga revolt? Moderator, inuutosan niya ako. Sige, extend muna. Gawin mo ng 10 minutes niya. Gawin mo ng 10 minutes ang oras niya. Mabasa niya lang. Mabasa niya lang. Okay. Yung oras pa rin, ibigay ko lang sa kanya. Okay. Okay. Ang tanong ko kanina, ang pagluhod ba ay pagsamba na? Sabi niya, oo. Ang tanong ko, bakit hindi nagalit si Yahweh sa mga Israelita at kay Joshua nung sila ay nagpatira pa lumuhod sa harapan ng gintong kirubin? Bakit hindi nagalit? Oh, kaya nga, hinihingi ko sa iyong talata. Saan yan? Saan mo yan nabasa? Hindi alam. Okay. Saan mo yan nabasa? Ibigay mo muna. Sige. Oh. Paano mo malalaman kung tutusin na sabi niya? Malumod siya sa sumagot. Ang trabaho mo ay sumagot, hindi yung magutos. Ang trabaho mo din magsabi ng katotohanan. Hindi mo trabaho magsinungaling. Oh, Patunayan mo sa akin na si Josue ay lumuhod sa mga gintong kirubin. Patunayan mo ngayon yan. Saan mo yan nabasa? Mamaya ko babasahin yan. Ang trabaho mo ay sumagot. Ang trabaho mo ay sumagot. Ni Isa, wala ka na isagot sa mga tanong ko. Okay? Ano, next wala, question. Sa sa pagsisimulang. Ginagawin mo. Oras ko to eh. Moderator, may request lang ako. Napaka-fallacy nung kalaban ni Philip. Eh, nagsinasabi sinungaling si Philip. May talata niya na. Oh, sige. Kung talata yan, ibigay mong talata. Ano yung talata yan? Sige. Mapatuloyan. Unang-una. Kung hindi mo alam, eh, ano lang. Sige, kayo na. Oo. Okay na, ako na ba? Okay, ako na. Ah, rebattle pala. Rebattle na to. Ngayon, ibabalik kong sinabi mo ha. Sabi mo kanina, lumuhod si Jose. Ha? Ano? Dapat ako muna mag-listen ako. Ako mag-gukan ngayon, mag... Ako, oo, kasi ako yung nagtanong eh. Ako yung nagtanong sige. Eh. Okay. Okay, game na. Yes. Start na. Okay. Kanina, lahat ng itinanong ko, wala siyang naisagot na direkta. Tinanong ko, kung sino yung mga Diyos-Diyosa na tinutukoy na binasa niya doon sa Exodo. Kasi ang konteksto ng talata na yan, bakit isinulat yan at bakit ibinagbawal sa mga Israelita na sambahin ang mga ribolto? Kasi yung mga Diyos-Diyosa dyan ay tinutukoy ay sina Baal, si Astaroth, si Molech, si Dagon, at karami pa mga Diyos-Diyosa dyan niya, hindi niya alam. Grabe, tinatanong ko kung sino mga Diyos-Diyosa na. Ang sinabi niya si Maria. Diyos ko po, eh wala pa si Maria nung time na yun. Di ba? Ang tinutukoy dyan ng mga Diyos-Diyosa ay si Baal, si Molech, si Astaroth, si Dagon. Tanong ko sa kanya sana eh, di na ako, naupos na. Wala naman tayong mga Baal, mga Astaroth. Sa simbahan natin, ang nakalagay doon yung mga imahe ng mga banal ng mga imahe na mga namuhay dito sa daigdig kasi ang tinutukoy doon na Diyos-Diyosa ay si Dagon, hindi niya mapangalanan. Oh, paano 'yan? Nagbabasa lang ng Biblia eh, kwan. Pangalawa,
hinahanap niya kung saan lumuhod ang mga Israelita na kasama ni Josue. Hindi niya alam kung anong talata yon. Eto, ha? Sasabihin ko sa iyo para matuto ka. 7-6 na pa si Josue at ang mga pinuno, ha? Sa harapan ng kaban, ano, ng tipan. Anong naandoon sa mga kaban ng tipan? Yung mga ribulto. Objection. Objection. Objection, Mr. Moderator. Objection. Anong libro yan? Ay, pa-type ko to. Huwag ka muna. Mag-object lang ako. Okay. Magantay ka, oras ko to eh. Kasi naputol, oras naputol. Ulitin niya lang, anong aklat yun? Okay, naputol hindi niya alam. Ulitin ko, o sige. Naputol. Yung verse. Okay. Ulitin ko daw, ha? Okay. Ngayon, tinatanong niya sa akin kung anong talata ang mga Israelita at si Josue na nagpatira pa sa harapan ng mga ribulto. Hindi niya alam, siguro hindi tinuro sa kanya ni Eli Soriano iyon. Ha? Ito, talata 7-6 ng Josue. Pakisundan mo na lang ako, bro, ha? Gagamit ako ng magandang balita, Biblia. Pinunit ni Josue at ng mga pinuno ng Israel ang kanila kasuotan dahil sa matinding hinagpis. Sila'y nagpatira pa sa harapan ng kaban ng tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo bilang tanda ng kanilang kalungkutan hanggang sa araw ng paglubog. Yan ang sinasabi ko sa iyo, na hindi porkit lumuhod ka ay sinamba mo na ang mga iba. Hindi porkit lumuhod ka sa harapan ng mga ribolto ay sinamba mo na ang mga imahe. Tita mo, ano bang meron sa kaban ng tipan? Ribolto ng dalawang gintong kerubin. Pangalawa, kung masama ang paggawa ng ribolto, katulad ng topic namin, ang topic namin kasi masama daw ang paggawa ng ribolto, bakit nagpagawa si Yahweh kay Moises ng ginto, ng tansong ahas? Ha? Kung ito ay masama, bakit nagpagawa si Yahweh kay Moises ng ribultong ahas? Kasi that time, nung time na iyon, nagpagawa si Yahweh ng ahas, na tansong ahas kay Moises, sapagkat pinadalhan niya ng salot ang mga Israelita noon, at araw ding yaon 23,000 ang namatay sa isang araw lang, sapagkat ang sino mang titingin doon sa ribultong ahas ay gagaling. Nakita mo na, kung masama ang paggawa ng ribulto, bakit nag-utos si Yahweh kay Moises na gawan sila ng tansong ahas na ribulto? Ang masama doon na tinutukoy doon, brad, ha, makinig ka, kung gagawa ka ng ribulto ay sasambahin mo. Yun ang masama. Yun ang masama doon, kung hindi porkit lumuhod ka ay sinamba mo na. Hindi, nagbigay galang ka lang. Ah, kasi wala ka naman mababasa sa Biblia. Katulad ng tanong ko sa iyo kanina na ang pagluhod ba ay pagsamba, wala kang naibigay na talata. Ang pagluhod namin bilang ang pagluhod namin doon sa mga banal o sa mga hari o sa kung sino man 'yan ay pagbibigay galang lang 'yan, hindi porkit lumuhod ka ay sinamba mo na. Ngayon binanggit mo si Maria. Eh, hindi pa naman panahon ni Maria ngayon. Yung time na 'yon, panahon natin ngayon ng Kristiyano. Pangalawa, dapat alam mo kung ano ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan, ha? Ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan ay yung mga larawan ng mga bagay na hindi totoo. Si Baal, alam mo ba kung anong itsura niyan? Ha? Ang itsura ni Baal, ang ulo niya ay kambing at ang katawan niya ay tao. Yun ang mga tinutukoy doon sa Biblia na mga larawan ng mga bagay na hindi totoo, ayon doon kay Apostol Pablo. Yun yung mga Diyos-Diyosan. Ha? Yung mga Diyos-Diyosan na tinutukoy doon. Ano sabi ni Apostol Pablo? Nalalaman natin na ang mga larawan ng mga bagay na hindi totoo. Ha? Yun yung Diyos-Diyosan. Yun ang Diyos-Diyosan na tinutukoy doon ayon kay Apostol Pablo sa 8:4 ng Korinto. Ha? Ha? Bakit kami mayroong Mama Mary? Bakit kami mayroong Jesus Christ? Kasi sila ang totoong namuhay dito sa daigdig. Kaya meron kami niyan para maalala namin na sila ay nabuhay. Hindi upang sambahin ang mga imahen. Okay. Time na. Okay. Okay, sige. Okay, sige, sige. Ako na. Sabi mo kanina,
sabi mo kanina, ang Diyos ay hindi nagalit kay Josue nung lumuhod sila sa mga kerubin. Ngayon, tinanong kita kung sa anong talata 'yon. Binigay mo Josue 7 verse 6. Babasahin ko. Josue chapter 7 verse 6. Pinunit ni Josue ang mga pinuno. Pinunit ni Josue ang trabaho mo, ang trabaho mo, Mr. Moderator, ang trabaho niya ay magtanong, hindi magbasa. Kaya nga. Hindi siya nakakaintindi ng kwan. Bro, sus, ginugulo mo. Sayang mo oras ko. Ikaw nagbigay ng talata na ito. Ikaw nagbigay ng talata na ito. Ang trabaho mo ay magtanong, hindi yung magbasa. Kaya nga, yung tanong ko, doon ko kukunin sa binigay mong talata. Magtanong ka, hindi yung magbasa ka. Hindi ko lang sinabi magbasa. Yung tanong ko, doon. O yung tanong ko nga, doon ko babasahin sa ginigay niyang talata. Kaya babasahin ko muna. Hindi. O sige, tatanungin ko na lang. Sige. Oras mo yan eh. Tuloy yung oras niya na, tuloy yung oras niya kasi nababasa siya. Ito ha, pinulit ni Josue ng mga pinuno ng Israel. Ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghinagpis, nagpatira pa sila sa harap ng kaban ng tipan. Ribulto ba ang kaban ng tipan? Ribulto ba ang kaban? So, sumagot ka. Paano naging ribulto ang kaban? Ang sabi dyan, ang hindi ribulto yung kaban ng tipan, pero doon sa kaban ng tipan, nakalagay doon ang ribulto ng mga kirubin. O sige, at doon asan mo yan mabasa? Sa harapan. Basa, bro, ito ha. Pag nabasa mo ngayon yan, talo na ako. Sinabi mo nasa kaban ng tipan ang mga ribulto, ha? Okay. Mga ribulto, ibig sabihin lahat ng ribulto. May mga ribulto ay magtanong. Kaya nga. Ay magtanong. Mamaya. Magtanong ka. Eh, hindi niya sinasagot eh. Sabi niya, si Josue lumuhod sa mga kirubin. Ang nakalagay dito sa binigay ng talata, sa Josue chapter 7 verse 2, hindi naman mga kirubin ang hinuhuran ni Josue. Ang nakalagay dito. Abang. Ang tanong ka, mamaya ka. Magtanong ka, wag ka mag-conclude. Puro ka, hindi. Ano eh. Conclude ng conclude eh. Okay. Ito, sagot ka. Sabi niya kanina, yung kaban, ang laman nun, mga kirubin. Yun ang sinabi niya eh. Yun ang sinabi niya. Ngayon, itong tanong ko. Saan mo yan nabasa? Basahin mo ngayon yan, ang kaban, ang laman nun, mga ribulto. Pag nabasa mo yan, talo na ako. Aminin ko na. Sige, magbigay ka ng trabaho mo ay... Tinatanong ko sa'yo, magsabi mo. Magtanong, hindi yung uutusan mo ako magbasa. Hinahanap ko sagot mo. Sabi mo kasi kanina. Kahit yan lang sagutin mo, talo ko na ako. Exodus 25:17. Sige, talo ka na. Basahin mo. Eto, babasahin ko. Talo ka na. Basa. Babasahin ko na. Inyo pa ha, nasa loob ng kaban ang mga ribulto. Wala, unang-una, wala akong sinabi na ang ribulto ay nasa loob ng kaban ng tipan. Ang sinabi ko kanina, ang kaban ng tipan ay nandoon ang mga gintong kirubin. Yun yung sagot ko. Hindi ko sinabing ang ribulto ay nasa loob ng kaban ng tipan. So, mabasa ko na sabihin na may gintong na may ribulto ang kaban ng tipan. Sabi ko kasi, pag nabasa ko na Exodus 25:18. Sabi mo nasa loob ng kaban ng mga kirubin. Yung may ibig kong sabihin. Unang-una, wag mo akong wala akong sinabing ganoon ha. Wala mo na kasi sinabi mo. Wala. Ang sinabi ko na andoon kasama ng kaban ng tipan ang gintong kirubin. Hindi ko sinabi. Wala akong sinabing ganoon. Gintong kirubin na sa loob mo kanina nasa loob. Ang sabi ko nasa harap.
Mr. Moderator, kanina pa yan, napakasinungaling ng tao na yan. Ang sabi niya, nasa loob. Ang sabi niya, nasa loob ng tibat. Sinungaling itong, ano, sinungaling MCJ? Kasi matatapos na ba yan, Rasha? Rasha, matatapos na ba yan? Nasa kalahati pa lang? Almost? Tanungin mo nga silang dalawa kung gusto nilang i-moderate ko yan. Kasi ang pangit ng routine ng debate nila eh. Kanina pa nagsisinungaling nito. Ang tanong na, wala pang sinasagot na tanong ko. Ito ha, una kong tanong, sino ang nag-uro sa kanya na gumawa ng liboto ni Kristo? Yun ang una, hindi na sinagot. Pangalawa, pangalawang tanong, sino ang nag-uro sa kanya? Kaya hindi na pa ako. Trabaho mo magtanong, hindi yung kwan magkwan dyan, magdakdak. Ganito na ang mangyayari, wala. Walang patutunguhan nito. Sinungaling. Sige. Ililinawin ko lang. Kahit ito lang masagot niya. Kahit ito lang masagot niya. Sabi niya. Magtanong ka, bro. Magtanong ka. Kaya nga. Magtatanong ako. Sabi niya kasi kanina, si Osby lumuhod sa mga bulto. Tapos binigay niya. Sabi niya kanina, si Osby daw lumuhod sa mga rebulto. Hindi naman daw pinagbawalan ng Diyos. Tapos binigay niya itong Husway 7:6. Wala namang rebulto. Nagkukwento ka na kasi. Yan ang sinasabi ko. Puro kwento. Ang trabaho. Hindi marunong sa debate ito. Ano? Oh. Ano to? Last stand na to? Ito pa. Okay, conclusion. Ako na. Okay. Na bro, walang patutunguhan nito. Sinungaling yung kaamusta. Teka lang, bago matuloy yung conclusion. Ano, bago matuloy. Sorry. Pwede ba kami magdebate, ano, nung MCGI, True Church topic, ang magmo-moderate? Okay, sige. Alive. Okay, conclusion na ako. Wala na, malabo na ito. Malabo na. Oh, kasi conclusion. Hindi sumakabit ng tama. Maraming bin. Okay. Okay. Kita. Okay, game na, no? Kanina, hinanapan niya ako. Ang tanong niya kanina, pinilipit yung sagot ko kanina. Ang sagot ko kanina, doon sa kabanang tipan, kasama ang gintong kirubin. Hindi ko sinabing yung revolto ay nasa loob mismo ng gintong kirubin. Kasi ang gintong kirubin ay nandoon na nilulukuban ng kanilang mga pakpak. Yung kaban ng tipan na kung saan nandun yung tungkod, 10 utos na binigay ng Diyos kay Moises, at ang mana, yun yung kaban ng tipan na tinutukoy doon, na hindi niya naintindihan yung sagot ko kanina. Ngayon, hinahanapan niya ako kung nasaan yung, saan sa talata na may rebulto doon. Hindi niya alam, Exodo 25:17, yung paggawa ng gintong kirubin, ang sabi doon sa 25:18, lagyan mo ng dalawang gintong kirubin ang dalawang dulo nito. Anong ibig sabihin nito? Doon sa kaban ng tipan, may gintong kirubin. Tig isang magkabilang dulo at ihinang mga kirubin upang ito at ang luklukan ng awa ay maging isang piraso.
gawin mong magkaharap ang dalawang kirubin na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na nilulukuban ng luklukan ng awa. Hindi nasa loob ng kabanang tipan yung gintong kirubin na kung saan doon nagpatira pa ang mga Israelita at ni Josue sa harapan ng gintong kirubin o ng kabanang tipan. Ano ba meron doon sa kabanang tipan? Bakit hindi nagalit ang Diyos? Ha? Papansinin ninyo, nagpatira pa, sumubra pa sa pagnood ang ginawa ng mga Israelita. Nagalit ba ang Diyos? Hindi. Hindi nagalit ang Diyos kasi ang masama doon kung sasambahin mo ang mga imahe. Ngayon, bumalik tayo doon sa Tansong Ahas. Bakit ipinawasak yun? Kung babasahin mo, kung idiretso mo yung talata na yun, ipinawasak iyan ni Moses. Bakit ipinawasak yung Tansong Ahas? Kasi mali na ang ginawa ng mga Israelita. Ang utos doon, ang sino mang tumingin doon sa ribultong ahas, sila ay gagaling mula sa kagat ng ahas. Nung bandang huli ay sinamba na ng mga Israelita. Kaya winasak, yun ang masama. Ang sasambahin mo, yung ribulto na hindi naman naiintindihan ng ating mga kapatid doon sa tungkol sa pagsamba sa mga imahe na yan. Ang masama, kapatid ha, ang masama ay gagawa ka ng imahe tapos sasambahin mo. Pero kung inilagay mo lang dyan bilang alaala at binigyan mo ng panggalang, walang masama doon. Sapagkat wala kang mababasa sa Biblia na kapag niluhuran mo, ang isang imahe ay pagsamba na, hindi, sapagkat ang nakakaalam at nakakabasa ng puso ng tao kundi Diyos lamang. Hindi porkit lumuhod ang mga Katoliko sa harapan ng imahe ng mga banal ay sinamba mo na ito. Hindi yun. Okay, hindi yun. Ngayon, kung masama talaga ang mga ribulto, bakit si Solomon ay gumawa ng isang templo na punong-puno ng mga ribulto? Pansinin niyo kung masama ang paggawa ng ribulto. Bakit doon sa bahay sambahan na ipinagawa ni Yahweh, ha? Doon kay Solomon, na ang templong pinagawa ni Yahweh kay Solomon ay punong-puno ng mga imahe, ha? Babasahin ko Ezekiel 41, ha, para malaman niya kung masama ba talaga ang paggawa ng kuwan. Sapagkat doon sa panahon ni Solomon ay gumawa siya ng templo. Ang loob naman ng templo ay balot ng tablang kasintas ng pinto at may ukit na larawan ng palmera at kirubin. Salitan ang larawan ng palmera at kirubin. Bawat kirubin ay may dalawang mukha. Isa ay mukha ng tao, mukha naman ng leon. Ang isa, ang mga ito ay magkatalikod at parehong nakatingin. Okay, time na. Wala nang tanong. Magtatanong ako. Kahit hindi ko na matapos yung 5 minutes, ito lang ang conclusion ko, ha. Binasa niya yung Exodo chapter 25 verse 17 to 18. Na doon, inutosan kay Moses na gumawa ng mga kirubin, ibulto ng mga kirubin. Unang-una, ang inutosan dyan, si Moses, propeta, hindi yung papa. Dapat yung maintindihan yan. Hindi naman propeta yung papa. Dapat yung maintindihan yan. At saka hindi santo yung papa. Yan ang ano niyo. Isaisip niyo kasi ito si Moses, garantisado na itong santo. Kasi sinusunod niyo sa utos ng Diyos. Yung papa, wag niyong tatawagin santo. Hindi yan propeta. Yan wala yang karapatan walang karapatan na mag-utos na gumawa kayo ng mga ribulto. Kasi hindi, itong paliwanag ko kasi kung lahat ng inutos kay Moses, kung lahat ng inutos ng Diyos gagawin niyo, kasi dito hindi si Moses ang inutosan dito, specific na tao ang inutosan dito ng Diyos, eh. 'Di ba? So, ibig sabihin kung lahat ng inutos ng Diyos gagawin ninyo, kailangan gawin, dapat gumawa din kayo ng barko. Gumawa din kayo ng barko. Kasi utos din ng Diyos 'yun, eh. Ito pang utos ng Diyos, huwag kakain ng dugo.
utos din ng Diyos yan eh. Bakit hindi niya ginagawa? Utos pa ng Diyos, ipangilin mo ang sabat. Ipangilin mo ang sabat. Bakit hindi niyo sinusunod yan? Layo. Eh, anong malayo? Kung gusto yung ito, ito kasi ginawa, ito kasi ginigay mong talata, Exodus chapter 25 verse 17, na kung saan nakasolve dito, na si Moses gumawa ng mga revolto. Eh, kaya nga tinanong kita kanina, sino bang apostol ang nag-utos na igawa nyo ng revolto si Kristo, tsaka si Maria, tsaka yung mga santo? Kasi nasa pangalan nyo, itong kumpletong pangalan ng Katolika, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sabi pa nila, yung simbahang Katoliko ay galing sa mga apostol, kaya tinawag nilang apostolika. Kaya tinanong kita kanina, bro. Tinanong kita, sinong apostol ang nag-utos sa inyo na igawa ng revolto si Kristo? Wala kang maisagot. Eh, ibig sabihin, hindi galing sa mga apostol yun. Eh, wag mo nang, dapat hindi apostolik ang pinangalan nyo sa simbahan na yan. Kalapastanganan yan sa Diyos, bro. Hindi naman inutos ni Kristo na gawan siya ng revolto. Ba't mas marunong pa kayo sa Diyos? Mas marunong pa yung Papa? Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang mga larawan tagapagturo ng kasinungalingan. Meron yan. Bakit kayo may larawan sa palit? Ano yung tanong? Sige, sasagutin ko yun. Sino nagtanong? May narinig ako kanina. Oo. Bro, na. Hindi, may narinig ako kanina. Sasagutin ko yun. Sige. May narinig kasi ako kanina. Sige. Iwi-wi po na, pero magtatanong yung nagsalita kanina. Eh, ganito na lang, ganito. Dash, para maturuan natin si Lee, para sa susunod na pagkakataon, maging maganda yung debate ulit nila ni Philip Cesar kung magkaroon ng second chance ulit, no? Una, dapat kasi pinag-uusapan ninyong maigi kung nasa anong termino every position na darating sa senaryo. Halimbawa, affirmative side is stand, hindi pwedeng bumakbak ito ng mga personal attacks like, si Soriano ganito. Affirmative stand meaning, ipaliliwanag niya at ipauunawa sa nakikinig maging sa kalaban kung ano yung kanyang pananampalataya. At the same way, ganun ang negative side. Pagdating sa cross-examination, when it comes na ikaw yung nasa position na nagtatanong, all you have to do, give a question, no more, no less. Sa paraan ng technique mo, kung paano mo gigibain yung taong kalaban mo, dapat palagi nasa posisyon na nagtatanong. Walang any side comments. Alam muli, maganda yung paksa nito. Maswerte ka kasi naibigay sa iyong ganyang paksa. Kaso, nawalan ng saysay, Lee, huwag mo sanang mamasamain, no? Kasi more on personal attacks ka and side comment. Doon naman sa parte ni Philip Cesar, although naiintindihan natin yan kasi tayo alam na natin ang senaryo ng debate . Pero sa part ni Philip Cesar, pagka ang moderator nagsasalita na, huwag ka na magsasalita na ng triggered word para hindi na lalong umapoy itong kalaban mo kasi hindi nga siya marunong sa senaryo ng debate. So sa susunod, galing pa doon sa pagsasaayos ng role para pagdating sa live kasi pinanonood tayo sa YouTube at Facebook, Lee, no? Representative tayo ng bawat religion dyan. Nawawalan ng saysay. E paano kung Muslim ang nanood? Tinamot ng mga Kristiyano na to, walang alam. Gaganunin lang kayo. Di ba? Kailangan tandaan mo, Lee, 1 Corinthians 14:40, lahat ng bagay isasagawa sa kaayusan. Okay. Yung debate ngayon, walang kaayusan . Kaya sayang. So ako kung bibigyan ko sila ng score, I think pwede ko nang bigyan sila ng 2 points, no? Kasi may mga unpro attitude akong nakita and that is very unsatisfied sa mga viewers. Kay Philip Cesar naman. Bro, Mac, pakilala ka muna, baka hindi alam ni dito. Sino ba si Mac? Ay, JC pala, sorry. Oh, si JC. Oo, JC. JC, no? Sorry.
Oo. Ako nga pala si JC, ano, Lee, no? Kontra ako sa inyong dalawa kasi INC ako. Pero ganun pa man, magbibigay ako ng score. Huwag mo mamasamayin yung 2 points na binigay ko sa iyo kasi Bible ang usapan, belief ang usapan. Kailangan professional attitude ang naipapakita. Eh, may unpro attitude kang naipakita. Kaya 2 points ka sa akin. Pagdating naman kay Philip Cesar, meron ako nakitang consistent explanation. Tapos may mga verses siya na supporting para dun sa stand niya. No? Kaya ako hindi ko i-rate based on my faith. No, kung mabigyan ko siya ng magandang points eh naniniwala na ako sa rebulto nila. No, bakit may ganyan sila? Ako bibigyan ko ng 7 points si ano si Philip Cesar. Kumbaga eksaktong grade para makapasaway. Kasi may unfro attitude din, triggered din si Philip Cesar sa akin kanina eh. Nakita ko 'yun. No. So 'yun ang ano ko, observation ko. 'Yun, maganda 'yung ano. Pwede mag-take. Ako naman gusto ko since ganun ano. Hindi ako magbibigay ng puntos kasi parehas kaming Katoliko, ayoko sabihin bias. Maganda na narinig kay ano kay bro JC. Oh, yung points no. Ayoko na magbigay ng points kasi Katoliko ako. Sa akin lang gusto ko magka-debate kami through church pero si JC ang magmo-moderate. Ah, maganda 'yan, no? Pag-usapan natin 'yan kung anong rules ang gagawin ninyo at 'yan ang i-implement natin. Papayag ka ba, bro, Lee? Ako nga pala si Nash. Bro, church. Si Nash. Yung ano? Papayag ka ba? The name you can trust. Ano? Medyo